Yo, what's up guys? This is Hiphop Mentality. In this video, pag-uusapan natin ang transformation ng mga rapper part. At kung di mo pa napapanood ng part 1, ilalagay ko na lang sa description ang link ng buong video. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel na ito, mag-subscribe ka na. At i-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga upcoming videos related to Pinoy Hip-hop. Huwag mo na rin kalimutang bisitahin ang official Facebook page ng Hiphop Mentality. Gaya nga nang sabi ko nung part 1, kahit sa industriya ka mandalhin, mapahipa pa man yan o hindi, makikita mo talaga ang pagbabago ng isang artist bago pa man siya sumikat. At sa video din na ito, ating itatampok ang limang mga artist before and after naging kilala sa eksena ng Pinoy Rap. Pero bago ang lahat, intro muna tayo sa classic intro ng Hip-Hop Mentality. Number 1, Easy Meal. Sino ba namang hindi makakakilala kay Easy Meal? Si Easy Meal ay anak ng bokalista ng bandang Rockstar na naging kilala noong dekada 90. Ang pangalan ng kanyang ama ay si Paul Sapiera na nagpasikat sa kantang Parting Time, Bakit Sinta at iba pa. Unang napansin si Easy Meal nang sumali siya sa 24 Bars Challenge ni Mark Beats. Pag ako ang dumalo, sundalo sa bunot ng baril ko, manggago ng talo. Mag-ingat ang lahat sa pagpili ng inyong manlalaro. Kasi I didn't come to play with you chump bitches who think this. At simula nun, nare-recognize na siya ng ilang mga kilalang rapper at rap enthusiast sa eksena ng Pinoy Rap dito sa bansa. Mas na-recognize pa siya nang nag-perform siya sa Wishbus USA. Na as of now, may 54 million views na ito sa YouTube. Sa kabila ng mga criticism dahil sa kanyang inaccurate historical lyrics kung saan pinugutan umano ng ulo si Lapu-Lapu sa Battle of Mactan, ay matatawag ko pa rin na isa sa pinakamagaling na lyricist si Easy Meal sa panahon na ito. At sa mga hindi nakakaalam, si Easy Meal ay dating metalheads. At kaya siya napasama sa list na ito. Tignan muna natin ang before and after. Naging kilala si Easy Meal sa eksena ng Pinoy Hip-Hop. Number 2, Omar Baliw. Sa mga hindi nakakaalam, si Omar Baliw ang may-ari ng High Minds Clothing. At naging battle MC din siya sa Fliptop Battling kung saan ang battle standing niya ay 2-3 o 2 wins, 3 losses. At ang huling laban niya sa liga ay sa Isabuhay 2017 against Sayadd. Alam mo nang Baliw yung kalaban mo, pinatulan mo pa. Kundi ka ba naman sinto-sinto, rap style mo pupugak-pugak na jeep na pahinto-hinto. Habang ako yung kalsadang palikol, ikaw kaya ito halos malito-lito. 32 lines kada round na bibitawan mo lang papito-pito. Kung bumitaw pa sigaw-sigaw, kaya yung hininga halos maligaw-ligaw. Letra mo kinilaw-ilaw. Sa ngayon patuloy pa rin siya nagre-release ng mga panibagong kanta at collaborations. At ang kantang KNB in collaboration with CLR ay may 20 million views sa Wishbus. Kaya napasama siya sa list na ito. Balikan muna natin ang litrato niya before siya nagpa-dreadlock ng buhok. Number 3, CLR. Mas nakilala si CLR dahil sa kantang Kontrabida by Price Tag. At simula nun, tuloy-tuloy na ang kanyang pag-angat. Sa mga hindi nakakaalam ang meaning ng CLR, Cebu's lyricist rapper. Kasi sa Cebu lumaki, si CLR. At ayon sa kanya, ang initial niya ay CLR din. Kasi ang tunay niyang pangalan ay Chester Lalinjaman Romo. Mas tumunog palalo ang pangalan ni CLR nang magbatuhan sila ng diss track ni Jouty. At isa sa pinakasolid na diss track na narinig ko ay yung kantang Cain, kung saan fusion ng rock at rap. Kasi before maging rapper ay naging membro din siya ng isang banda. Narito ang kanyang litrato before and after naging kilala si CLR sa eksena ng Pinoy Rap. Number 4, Akuma. Si Akuma ay miyembro ng rap group na Crux. Sa katunayan, sumali din siya sa rap game last year kung saan naglabas siya ng diss track against kay Ace Pipes. At ngayon taon, nirelease ng grupo nila ang kantang Basic Shit
at dummy account. Na as of now, may more than 300,000 combined views na ito sa YouTube. At syempre, gaya ni Ojima, kaya napasali siya sa list na ito ay dahil sa litrato kung saan wala pa siyang tattoo. Sa katunayan, sobrang rare makahanap ng litrato niya before ang kanyang mga tattoos. Kuma, kaya mo yan! At bago tayo mag-proceed sa panghuling rapper sa list na ito, narito muna ang mga special mentions. Number 5, Anygma. Sino ba namang hindi makakakilala kay Anygma? Si Anygma o si Alaric Yuson ang may-ari at host ng most viewed battle league sa buong mundo, ang Fliptop Battle League, kung saan naging pinto at tulay ng ilang mga kilalang artist sa eksena ng Pinoy Hip-hop, kabilang na si Luni, Smuglas, Six Threat, Sinyo, at iba pa. At alam nyo ba na noong 16 years old pa lang si Anygma ay nag-o-organize na siya ng mga event. At noong February 6, 2010, ginanap ang unang event ng Fliptop na pinamagatang Grain Assault. At yung mga panahon na ito ay nag-aaral pa lang si Anygma. At narito ang kanyang mga litrato before and after. Naging kilala si Anygma sa eksena ng Pinoy Hip-hop. Ikaw, anong opinion mo sa usaping ito? I-comment nyo na lang sa comment section para ating mapag-usapan dahil gusto ko rin malaman ang inyong mga opinion. At yun, abang-abang na lang sa mga paparating na hip-hop content related to Pinoy Hip-hop at syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Shoutout nga pala sa mga sumusunod. Peace!